Good morning mga kabladers, mga kalabs, senpai, kazu, at nandito lang tayo sa iisang pangarap. At syempre ang topic natin for today, how to handle sa mga taong naiinggit sa'yo. No? Inggit, pikit na lang. Yan ang topic natin mamaya. So mamaya pag-usapan natin. Pero syempre, don't forget to share and like po sa page po ng Blade Auto Center po at sa live mismo nito para makasama po kayo sa ating giveaway for today. At mamimigay tayo ng t-shirt at syempre ng mask, no, ng Pertua. Syempre, thank you so much Pertua. And syempre, don't forget to share this first 50 share po makasama sa ating giveaway for today. Syempre, share nyo lang po yung live video po sa Blade Auto Center. At pag-share nyo po ng live sa Blade Auto Center po, mag-comment lang po kayo ng Dan para makita namin ang share badge nyo para makasama kayo sa ating ruleta, syempre po. At syempre, mamaya mag-shoutout tayo. At before tayo mag-start, no, stay tuned lang po kayo sa ating giveaway, of course, at ang topic natin mamaya, how to handle people na naiinggit sa'yo. Yan. So, commercial break muna tayo. Ito po ang music video na po ng Tuloy Lang Laban by Blade Auto Center. Bye.
Yan po ang tuloy ng Laban Music Video by Blade Auto Center. At syempre, before tayo mag-shoutout at mag-giveaway po tayo, syempre meron po tayo tinatawag na Grab Mart sa mga gusto pong bumili ng Blade products, of course. At syempre, punta lang po kayo sa app na Grab at search nyo na po lang po yung future ng Grab Mart. At syempre, search nyo na po si Blade. And syempre, pwede po kayo mag-select ng items po galing po sa Blade Auto Center shop. And syempre, you can pay a COD o credit card. And syempre, dating na mismo sa bahay ninyo. Yan. And syempre po, don't forget to like and share po ang Blade Auto Center for more updates para paano po ay bumili during pandemic. And of course, bago tayo mag-shoutout muna tayo sa mga ating viewers, magko-commercial break muna tayo. Magpasalamat po tayo sa mga ating sponsors. Blade Radio Live would like to thank the following sponsors. Dub Project, Hero Motorcycle Accessories, Micromagic Premium Car Care, Sparco Racing Accessories, Pioneer, Transcend, Bosch, Virtua, Type S. If you like the programs at Blade Radio, please support our sponsors. And now, let's get back to our regular program. Let's do shoutout muna bago tayo pumunta sa ating main topic for today, of course, no? Yan, si Troy Magbanua, yan, shoutout sa inyo. Excuse me po. Yan, si Flalin Cruz, yan, shoutout po sa inyo. Giselle Kabadaning, yan, shoutout po sa inyo, no? Cellphone ang profile picture niya, bakit? Miggy Gonzalez Season Jr., shoutout po sa inyo, pare ko. Yan, naka-para-clothing siya na profile picture. Yan, Ermin Cajazar Colinares, yan, shoutout po sa inyo. Good morning, Senpai Kazu, yan, good morning po sa inyo, Grace M. Elorando, yan, good morning po sa inyo. Yan, si Miss Anna Brumeo, good morning po sa inyo, Miss Anna Brumeo, what's up? Albi Pearl, yan, shoutout po sa inyo. Jude Logayan, yan, shoutout po sa inyo. Ano yun, Disney character siya, taray. Sana all naka-Disney character. Senpai pa shoutout. Ayan, si ano, si Sir John, no? Shoutout po sa La Franco Miranda, ayan, dyan po sa Marilaki, sa mga gusto po kumain pag umakit po ay Santiforo ng Marilaki. Napakasarap dyan sa La Franco Miranda, ayan. Ang dami, may mga coffee and food dyan, syempre. Punta lang kayo dyan. Shoutout sa inyo, Sir John. Shoutout po, senpai, si Paul Lawrence Kanja, ayan. Shoutout po sa inyo. Key Senpai, yeah, what's up? Ating viewer lagi, si Key Senpai, what's up? Shoutout, senpai, from Tagolan, Misama, ano to? Tagolan, Misamames Oriental, si Vanessa Jane Reyes. What's up? Senpai Kazu, si Justin Luis Cisante. Yan, sinasante na siya. Di ba? Taray. Ride safe lagi, pare ko eh. It's been a while, senpai. Huli kong bisita, 500 subs ka na noon. Ngayon, almost 1M na, sabi ni Ian Jason Corino. Actually, 1.3 na. Actually, hindi ko rin alam kung 1.3 na ako. 1.8? Hindi, sa YouTube ata to. By the way, sa Facebook ko pala, 1.8 na. 200,000 na lang. Sayang. Yan. Si Sean De Leon. Shoutout po sa inyo. Bakit may asong pulis dyan? CJ Duanas Guno. Yan. Shoutout po sa inyo. Brian Pingol Parungaw. Yan. Shoutout po sa inyo. Kapilid mo ako, taray. Ibrahim Taala, yan, shoutout po sa inyo, no? Nagpapaano siya, skincare, taray. Noel Chavez Martin, shoutout po sa inyo, pare ko eh. Porchi, yan, shoutout po sa inyo. Ay, saan yan? Juan Motobox, yan, kay ano yan, kay sino to? Kay, ha? Motor ni Juan, no? Biniligtad lang eh. Diba? Juan Motobox. Moto ni Juan. Galing eh.
Shoutout po sa inyo, Miss Joyce E. Patilelan. Hello Pogi, pa-shoutout po. Si Margarita Kiana Samson II. Nakakatakot siya. Parang ito yung mga 150 Hello Pogi, isa kanto. Junel Alba, yan. Shoutout po sa inyo. Theater JD Pamintuan, yan. Shoutout po sa Team Belt Speed ng Tarlac. Taray, Team Belt Speed ng Tarlac. Sana makapunta tayo din ulit dyan para matry natin ng big bike. No? Dyan ako nasemplang eh. Shoutout po si Jaime Takahashi, yan. Taray, hapon. No? Shoutout po si Trisha Magsipok. No? Taray ng pilito na Magsipok. Parang dating magsipok, no? Magsipok po ka, ni joke lang. Hi, sorry. Hi, Kazu, what's up? Si Estepain May, no? Sama ako talaga, Diyos ko. Umaga-umaga. Marvin Tan, yan. Shoutout po sa inyo, Marvin Tan. Anthony Severeo D. Landingin. Shoutout po from Team Payaman, admins and moderator. Taray naman, Team Payaman. Kilig Doble, no? Bakit pangalan mo yan, Kilig Doble? Shout out po, Senpai, si Ian Melvin Monterreye. Ano to? Kabyang tunnel yan, atari. Sana nakapunta lahat dyan. Aaron Seferiaca. Shout out po sa inyo. Shout out po, Asti Mark Gallo. Yan. Bakit nanonood kang bata ka na yun? Hindi ka nagmumodule. Kuya Senpai, pa-shout out po, si Jenrick Di Guzman. Yan. Shoutout Lord si Jeff Tagalog. Ano to? Tagaloga. Ay no? Jeff Tagalogon. Yan. Shoutout po sa inyo. Good morning, Senpai Kazu. Pa-shoutout naman po sa Tropang Marilaki. Yan. Sila Tropang Marilaki. What's up sa inyo dyan? Sa mga gusto magpakuha dyan, malupit yung mga kumuha. Yan. Tropang Marilaki. Sila si Anthony Chavez, yan. Shoutout po sa inyo, sir. Maraming salamat sa pag-purchase sa Senpai Moto Hub. Pa-shoutout po po, Senpai, sa Ganza Family, si Jose Lance L. Ganza. Shoutout po, ka-rider, sa mga nainggit, shoutout ha, si Mile Kale. Pag-inggit, pikit. Shoutout po siyempre from Sipokot Kamsur, Christian James Adrian Chevarez. Shoutout po Lodi si Godwin Buenavida. No, Godwin. Shoutout po si Asti Mark Gallo. Ikaw hindi ka pa nag-aaral ah. Umaga-maga, pe-Facebook ka. Happy morning, Kuya Senpai. Shoutout po watching from Iloilo City, si Lucio Maternal. No. Taray, sana nakakapag-ano. Ang tawag ba sa ganyan? Nakakapag-ilog. No? Tapos iihi ka lang, tapos yung nasa kabilang dulo ng ilog, kawawa sila, matitipan yung ihi mo. Shoutout po, si Nash Mateo. Yan, shoutout po sa inyo. A.M. Ran. No? Halata naman po, sir. Shoutout po sa inyo. Shoutout po, Papa Senpai. Ay, taray, ay, tatay na pala ako. Si Kenneth Valdez Dango. Shoutout po sa inyo. Pa-shoutout po sa inyo by Chris Lacho, ano to? Lachea. Adrian Bonghel. Yan, shoutout po sa inyo. Kakaiba naman ang apelyido mo. Ni Brian Pascual Mananghaya. Yan, shoutout po boss. Ngayon lang ako madinig ko. Shoutout muna ako. Okay, sabi mo eh. Shoutout po si Renz Ivan Sumido Rita. Ngiting-ngiting tagumpay ah. Magandang tanghali bo, si Nibrian. Shoutout po sa inyo. Hi kuyas, Kuya Kazu, si Stephen Galang. Shoutout po idol, Senpai Libunga. Si Brian Morjaya. Yan. Shoutout mo ako Senpai, ayoko. De joke lang. Angilo Malakad. Yan. Shoutout po sa inyo. Punta ka dito, Senpai Kazu, sa KPT. Dito ka mag-interview. Sabi ni Noel Chavez Martin. Ba't mo ko inutusan? Ikaw kaya pumunta dito. Shoutout
Eduardo Gabriel Antino. Antinto pala. Yan, si ano, si Thunder TVP Philippines. Yan, nanonood sa atin lagi yan. Shoutout. Kamusta yung pag-ano mo dyan? Pag-ahabol sa mga kidlat? Kumahabol man. Adol, pa-shoutout po. Sana madrive ko din si Ninja, no? Ren Cruz. Hindi pwede sabihin eh. Yari tayo eh. Pa-shoutout, Lodi, no? Si Larja Perez, no? Dami mo naman emoji. No? Ano ka, 2010? Digimon. Shoutout Idol. Yan, si Renz na ano na natin yan. Ano po FB name mo, senpai? Sabi ni Grace Leonardo. Ba't ko sasabihin sa'yo, ha? Private account yun. Ha? Angelo Gerald Estrada. Yan, shoutout po sa inyo. No? Lodi, sabi ni Chester. Ano yun? Anong kailangan mo? Chester, wala kang pera. Senpai, miss ko ng mga content mo dati, sabi ni Paul Henry G. Guarda. Yung tanong, miss ka ba niya? Diba? Shoutout, senpai, Zoren Salazar. Shoutout po sa inyo. Shoutout po, Lord, si JC Jam. Regusion ang kanyang ano, main character sa MN. Herbert Olivia. Yan, shoutout po sa inyo. Shoutout po, senpai, JM Milagra, ano to? Nila Gracia. Shoutout po, kuya senpai, si Christian. Shoutout, kuya senpai, si Russell Kanja. Parang bata, pero hindi bata. No? Baby face lang. Kurt Chu. Yan, shoutout po sa inyo. Laka naman ang chan yan. Pa-shoutout po, senpai, from Bugidnong, si Nel Ford Alahaya. Pa-shoutout po, matagal na po akong supporter from Palawan, si Jenny Saint Baug. Para yung mga taga-Palawan. Gusto na makapunta dyan po. Normal lang naman maingit sa kagapuan mo, boss, sabi ni Day Sir Jason. Wala po akong pera, sir. Hindi po tayo namimigay ng Gcash na yun. Chester Kabato. Kabato. Yan. Yan, si Chris D. Pineda. Yan, nanonood sa atin yan. Shoutouts from Pampanga, no? Taga Pampanga ka pala, hindi ko lang nalaman. Sa taga-taga naman papashoutout sa akin. Hi, pa-shoutout. Jusmine Val. Babal. Ival pala. Pa-shoutout, Lodi Senpai. Louis Penda. Third. Angelo Gerard Estrada. Ayan, shoutout na natin ulit yan. Dave Andres, Andreson Cruz. Yan. Senpai, labi pa shoutout mo ha. Kuya Senpai, I love you. Si Paul Joshua Parel. I love you too. Laplapan tayo mamaya. Joke lang. Rosmon Suposo. Yan, shoutout po sa inyo. Kay Valencia, ayan, shoutout po sa inyo, madam. Your idol, Rogelyn Cartala Jr. Tara, yan yung mga 2010 na ano pa yung mga pangalan sa Facebook dati. Prince Bernardino, nakakamiss interview sa Menjola Senpai, shoutout na rin ha, ayan. Miss ko na din, Boss Prince. Sana makapag-ano tayo, makapag-interview pa tayo ulit. Joseph J. Alba, shoutout senpai from United Kingdom. Tara, UK naman. Paano kasama ni Miss Anna ata to? Brian, yan. Oy, senpai, love you pa shoutout. Shoutout din po sa inyo, sir. Senpai, pa shoutout sa Batang Sierra, Marilaki Idol, si Orly Tabaosares. Dami na nating nanonood mga taga Marilaki, no? Daming OG comes sure, Lord, sabi ni Domer Adote. Oo nga, actually. Madami mga taga... taga dun eh. Pasigaw po, Ali Evanda Pajares. Levado E. Emma niya. Shoutout po sa inyo. Shoutout, senpai. Gov Jasper Villarora Rizon.
Shout out po sa inyo. Shout out idol, si Kelly. Paul Lorenz Kanja, shout out po. Alam mo, napansin ko pag ang babae nagpapashout out, ang daming emoji. No? Lahat nila ng emoji lalagay nila eh. Kapag tingnan mo sa cellphone, halatang halata yun yung mga ginagamit nila lagi. Pa-shoutout po idol, senpai, more power si John Cadeo, no? Diba? Pag mga lalaki, simple lang isang emoji, peace, haha, mga ganun lang. Babae, ang dami. Kala mo. Yan, shoutout John Joel Fee Iban. Yan, kakaiba naman spelling ng ano mo. Shoutout din po, Papa Senpai, si Direon and Deveres, no? Parang anak anak lang kita, makasabi ka ng Papa Senpai. Kazu Pakis, si, from Capital of Hams. Ay, taray, tagapunta to. Si Jasper Kalima Garcia. Sa mga hindi nakakaalam, sa Santa Ana, sa amin sa punta, pag alam niyo yung paggaling kayo sa Santa Ana main, tapos pupunta kayo sa bridge pababa, bago ka magkalain tong pure gold, di ba may kakaliwa ka doon. Pag pumasok ko doon sa punta, siguro mabibilang mo yung humps, parang 35 humps. Para makarating ka pa sa pinakadulo ng ano. 35 humps, promise. Napakadami. Siguro nadagdagan pa na yun. Siguro last week may nadagdagan pa isa. Kulang na lang, bawat barangay may 3-5 ano, humps. Grabe, ako yung magsasabi sa'yo. Kaya buti na ka-big fight na tayo, medyo nalalagpasan na natin. Pero kawawa yung mga naka-lowered promise. Capital of humps. Grabe dun. Oy! Sean, what's up? Kamusta ka dyan? Sa ano pre? Sa Pampanga. Yan, tropa natin yan. Sean, no? Streamer din yan. Martin Lockhart. Yan, shoutout po sa inyo. Pa-shoutout, senpai ka, si Jeric John Rafal. No? Parang nalugi siya sa negosyo. No? Parang umiti na lang siya. Okay lang yan. Mayaman naman parents ko. Joke lang. Shoutout po, senpai, Early Jenson Paranas. No? Brian, bakit ang pogi ko, kuya senpai? Pa-shoutout na rin. No? Si Brian, bakit ka pogi? Sige, mauna ka na ako sa, no, sa langit para malaman mo kay God. Pa-shoutout po, idol Anthony Valencia. Shoutout po, senpai, si Steven Tolentino. Shoutout po sa inyo. Shoutout po si Charlie Tuyak. Taray ng ano niya, collarbone. Sana all. Yung kita dito. Yung alam mong dumikit lang mamamat. Ay, collarbone tuloy. Jawline pala. Ito na ito pa. Hindi maganda na yung collarbone niya. Lumalabas dito eh. Yung jawline niya. Kala mo papatay na lang pag dumikit to. Sana all ganun. Shoutout senpai, si Joshua Juvada. Parang kakagaling lang sa breakup yung mukha. Ngiti-ngiti lang siya. Ganun, di ba? Okay lang ako. Kamusta ka na ito, senpai? Kakamiss mga vlogs mo. No? Si Budek Kadedek. Yan. Pogi mo, senpai Paki, si Han Christian. So, thank you so much sa mga nagpapashoutout. Pero syempre, kung magusto nyo pa masyoutout ulit at mapag-usapan natin ang main topic natin for today, how to handle yung mga taong inggit sa'yo. Yan, pag-uusapan natin yan. Kasi mas lalo sa Pilipinas, madaming inggit, pikit, no? Sobra, sobra talaga actually. Pero yan, sa bago tayo mag-commercial break at bago tayo mag-shoutout ulit, syempre, meron tayo tinatawag na petshop.ph. Sa mga gusto po, bumili by online po ng mga food, ng mga aso, pusa ninyo. Yan po, pwede nyo check po si petshop.ph. Lahat po dyan available again ng mga shampoo. Yan, available yan. At syempre, mga cat food. Yan din. And available lahat yan sa petshop.ph. Go lang po kayo sa www.petshop.ph para mag-order po ng mga necessity ng mga aso niya. Talagang din mismo sa bahay niyo po. Kung ayaw naman po sa website, pwede kayo pumunta sa Shopee, Lazada, search na po petshop.ph po. So thank you so much, petshop.ph. At commercial break muna tayo. Ito po ang movie na next 12 days. Palabas na po yan sa YouTube channel ng Plate Auto Center. Pag ikaw yung may kailangan, dapat okay lang sa akin. Pero kapag ako yung may kailangan sa'yo,
ayaw mo akong pagbigyan. New beginnings, new memories, the next 12 days. Pinakamatagal na 12 days. Kahit ano nangyari sa ating dalawa, susuko ha. So yun po ang the next 12 days po, palabas na po yun sa YouTube channel ng Blade Auto Center. Over 1 million views na po, starting ni Joy Apostol, Akihiro Blanco, and siyempre directed by CJ Santos po. No? So pwede nyo mapanood po anytime sa Blade Auto Center YouTube channel po. No? Over 2 million views, napakaganda ng movie niya. So siyempre, ang topic natin for today is about how to handle yung mga taong inggit sa'yo. So yan, pag-uusapan natin. Pero before natin, talakayin, don't forget to share this video para sa ating giveaway sa first 50 share po sa ating ruleta, syempre po. At syempre po, pag na-share nyo na po video mismo sa live sa Blade Auto Center, pwede po kayo makasali po sa ating giveaway at mag-comment lang po kayo nandun para makita namin yung share budget. At pwede kayo manalo ng isang mask na pertua at syempre isang t-shirt po. Yan, mamimigay po tayo for today. Of course, yan, ang topic natin for today is about paano mo i-handle ang mga tao na iinggit sa'yo. No? Meron akong ganyang number one fan talaga na iinggit talaga. Hindi natin maano talaga yan. Pero meron sa isa buhay natin talaga na meron talaga isang tao na iinggit. No? Na kahit sobrang kapus palad ka na, naiinggit pa sa'yo. No? Yun ang hindi ko maintindihan sa mundong tinitirang natin na yun. Yan. Yan, sabi ni Sherlyn Siobal. No? Binabaliwala ko lang mga naiinggit sa'yan kahit mas maganda sila sa'kin. Yun na nga eh. Diba? Like what the hell, 'di ba? Ako lang 'to, pero pinaka worst is ginagawa pang issue. Yung nakakatawa eh. You have the less things in your life, pero naiinggit pa sila. No, kumbaga pinapatunayan nila sa sarili nila na mas lower sila sa iyo, 'di ba? Kasi ako, nakikita ko kasi pag inggit ka, ano kasi baba nila? Da kasi kung you can feel something na yun nga, yung inggit. Alam mo yun, inggit in a ways na sana may ganito ako. Pero into the point na inggit ako kasi gusto mong palitan yung ganyan. Ibang usapan na yan. Basa pa tayo ng mga ibang comments. Uy, puro babae nagko-comment na yun ah. Parang mga babae usually yung na-apektoan pag may nainggit sa kanila. Ano? Yan, si Ashley. Don't make apologies for who you are and what you do. You don't have to hide your good fortunes just because you fear someone will swoop down and punish you for them. Smile na lang and focus sa self-growth. Buti na lang may Tagalog sa dulo. Na-hybrid na ako. Diba totoo yan actually? Huwag mo i-hide. If you have achievement, be proud. Kasi alam mo yun, it's not because kaya mo pinopost, kaya nagiging proud ka, it's not because to give people na maingit sila sa'yo. Hindi. You're doing that because to inspire and second is to you know, yung maramdaman mo naman na okay, may achievement ako, at least mamapakita ko lang sa sarili ko. Sarili mo lang actually, okay na eh. Pero may mga ibang tao talaga na, you know, sinasadya nila. Pero for me, the best way is talagang, alam mo yun, don't hide, di ba? Pero if you want to be private, why not? Pero for me, sana yun, sa panahon talaga nila, parang minsan kailangan mo din itago kasi ang daming tao talaga, may masasabi at may sasabi talaga. No? Mas lalo na yung mga tao nagsasabi na, kisyo ganito, ganyan, dapat di ganyan. Pero wala naman sila ganun. Pero wala tayong magagawa dyan. So keep quiet na lang tayo pag ganun. Di ba? Si Ray, Senpai Kazu, inggit mo pa lalo para mamatay sa inggit. Alam mo, para sa akin sa mga ganun, dati, yan yung ano natin, stigma natin, eh, di ba? Pag kunwari may inggit sa'yo, inggitin mo pa, sige, hanggang mamatay siya sa inggit. Pero for me kasi, nonsense din actually. Kasi bababa ka rin sa lower class nila pag ganun. Di ba? Si Huar, pag inggit, pikit, charot. Parang na yun lang nauso yun, no? Yung inggit, pikit. Dati hindi ko naririnig yan, eh. Galing yan, no? Nagbabago na talaga yung mga stigma. Dati, mainggit ka hanggang mamatay ka. Ngayon, inggit, pikit. No? Medyo napaikli na.
Keep your whole life low-key and let people assume incorrectly, sabi ni Steven Tolino. Yan ang pinaka-best na yun actually. No, mag-assume sila na mag-assume na ganyan-ganyan-ganyan, hindi na, utang lang yan, hindi, hiram lang yan, ganyan. It's better that way actually. Kasi once na tawag dito, na-realize nila sa totoong buhay na, ay, totoo pala. Oh, di, sino talo, di ba? It's better to know yourself na meron ka talaga kaysa sa walang tao nagpe-pretend actually. Yun yung mga tao talaga makikita mo pag nagpe-pretend, yun yung may inggit talaga sa buhay. So, it's better to keep low-key, di ba? Yan, si Nell Patterson, isip ko na lang po na hindi po namin sila nagpapakain sa akin. At hanggang alam kong malinis konsensya ko, hindi ko sila pinapansin, lalo kaya kayong magalit sa inggit. Totoo naman actually. Kasi, in the first place, didn't do anything from them, di ba? Siyempre, sila na yun eh. Konsensya nila yun, bakit sila naiinggit eh. Dapat nga, actually for me ah, if you see something, you know, success sa mga friends mo, sa mga kilala mo, nakikita mo, hindi makilala, be grateful, no? Ako much as possible kapag may nakikita ko mga tao mas umangat sa akin. Parang nag-i-inspire ako. Parang, uy, nagawa niya. Magagawa ko rin, di ba? And sometimes, instead of like, you know, pag-chismisan mo sila, ask them how they do it. Di ba? Paano nila nagawa? Di ba? Kasi mga ganyan tao naging successful, hindi matadamot yung mga yan actually. They give inspiration to other people para marating din mo din yung gusto nila. Pero sometimes, syempre, hindi naman lahat ng tao parehas yung path na papunta sa success. Iba-iba yung path na natin na paano tayo magiging success. No, meron talaga, meron mga tao talaga mag-look forward sa'yo paano mo nagawa. Pero doesn't mean kung ano yung tinitingnan mo, yan din yung magiging sa'yo. Kasi ang Diyos may plano para sa'yo. Diba? Mabilis man o matagal. Diba? Yan, si Miss Ana Bermeo, ignore, not worth your time. Totoo naman talaga actually. Kaya much as possible, narinig, pabayaan mo sila. You know, sayang ang oras, time is gold. Diba? Gilbert, ako, hinayaan ko na lang kung saan siya masaya, masasampal ko na siya. Sabi nga nila pag inggit pikit. Pasyarat naman po, ako idol Kazu so far. So, ano to? Fat Bar Family. Ayan, Idol Kazu at sa Fat Bar Family, see you soon at sa Uncle Love Love Space Cake. Peace. Nahilo ko dun ah. Chelolot. Ay, nanonood sa atin yan, si Chelolot. Yan. Nasa nagpapainggit yung adjustment, no? Minsan, sa'yo yung naiinggit, ikaw pang mag-a-adjust, no? Alam mo yun. Yan yung mahirap sa mundo, eh. Ikaw na nga may kasalanan, ikaw pa mag-a-adjust, 'di ba? Makapal na nga talaga mukha mo. Makapal pa talaga ng mukha mo talaga, 'di ba? Wala tayong magagawa, ganun talaga kung hindi ka huwag kang bumaba sa level nila. Tapos for me, okay lang mag-adjust. Mas mabuti nang tahimik ang buhay, 'di ba? Jap Manalang, kaibigan mo sila din, tulungan mo kung paano nila ma-achieve yung gusto nilang bagay. 'Di ba? 'Yun yung best way din actually. Instead of, you know, going down to their level, try to help. Sometimes, hindi naman lahat ng tao tama yung thinking. And sometimes, you just need to, you know, give them, you know, idea, the good idea na dapat digan sa buhay. Nasa kanila na yung kumakikinig sila. Kasi syempre, nasa kanila ang gawa. Hindi na sa'yo. Si Nix, CY. Oy, ano natin to? Ka-schoolmate ko ata to si Nix. Sunugin na lang para hindi na i-handle. Grabe naman to si Nix. Napaka ano talaga. Napakataray na tao talaga ito. Pero shoutout sa'yo, Nix. Ingat ka dyan lagi, pare ko eh. RDJ, ang tao na iinggit, hindi sila nakakontento sila sa buhay. Gusto nila sila lang nakakaangat sa buhay. Walang magawa sa buhay, inggitera pa rin. Ha? Change your attitude na. Tama naman actually. Alam mo, parang hindi mo ma-feel ang inggit, dapat makontento ka na meron ka na yun. Diba? Maliit man o malaki man, ano yung sakto lang. Diba? Be grateful kasi isipin mo rin, meron din mga tao na gusto rin yung position mo na yun. Diba? Kaya be grateful kung may bubong ka. Actually, kung may bubong ka, nakakain ng 3 beses sa isang araw. Be grateful. Ako masaya-masaya ako sa ganun setup. Basta makakain lang ako 2-3 beses, I'm good with it. Diba? Chris D. Pineda, hindi ko lang talaga sila maintindihan kasi nga, I did my best to grow
anong mali at bakit ako. Tama naman. Actually, minsan mapapaisip ka naman talaga bakit ako lagi yung, alam mo yung punteriya na I'm trying to grow myself, di ba? Hindi naman para sa inyo. May mga ganun talagang tao na feeling nila ginagawa namin yung, you know, yung para mag-grow sa sarili tapos, di ba? Ang daming say. Ewan ko ba? Nahihilo na ako sa mga ganun tao. Grace M. Elorando, hindi ko nalang pinapansin kasi wala naman dapat ikaingit sa akin kasi mas lamang naman sila. Wala naman sila magawa sa buhay kaya hayaan na lang sila. Sabi nga ni Senpai, pag-ingit, ikit. May bagay ng tao, no? Naiingit pa sa'yo, pero may higit sila. Hindi ko gets yun. Yun yung part na medyo, ano, bored kayo? Or gusto nyo lang na simpleng buhay at napakagulo ng buhay nyo lang, no? Kahit sobrang meron kayo, di ba? Something that we cannot understand, actually. Raul Menosa III. Ako, aminin ko na ingit din ako, pero may ibig sabihin yan. Marami pa tayong gagawin sa buhay. Tama naman. Paulo, no, don't mind them, let them live their life. Live yourself as well. Be happy and positive. Parang kinuha lang sa Google Quotes yan. Si Renz, no? Kapag may naiinggit, inggitin mo lalo para putok fuse. Wala namang masama kung yung kinakainggitan nila ay hindi galing sa masama at pinagpaguran at hindi utang. Tama naman. Sabi ni Steven, the best way to live your life is not to care about what other people think. Actually, that's the best thing to do in life, no? Kasi the more mas iniisip mo kung anong iniisip ng tao, hindi ka rin makukontento actually. The more you dwell with other people's thoughts, the more you cannot succeed actually. The thing that you need to do is think about yourself, no? Care about yourself, no? Love yourself first, di ba? Para makamove forward ka. Hindi mo na mapapansin kung saan ka makakarating actually. Ashley Morecon, gamitin ang kaingitan in a good way. Gawin yung inspiration, hindi gawin mong pang burden sa sarili. Yan, that's the best way talaga. If someone is better than you, mas umangat sa'yo, be inspiration them. Diba? Maging inspiration ka sa kanila kasi much better lang ganun. Magkatotoo tayo dito. Ibigay natin sa mga tao na iinggit sa atin yung mga bagay na kinakaingitan nila. Huwag natin sila i-judge. Tulungan natin sila. Huwag lang yung kapugian, kalagandahan yung iba. Usapan na yun, sabi ni Albert. Honestly, you can help other people na naiinggit sa'yo. Pero sometimes not all the people na kailangan mo tulungan. Mas lalo na pag naiinggit sa'yo. Kasi may mga ibang tao talaga naiinggit sa'yo na gusto mong pabaksakin ka lang, makita. Diba? Okay lang sana kung naiinggit sa'yo at gusto mong, you know, be with your side. What same success you have. Yun, pwede yun. Pero yung nandyan lang siya para pabaksakin ka, ibang usapan yun actually. Steven Tolentino, stop comparing yourself to other people. You're on this planet to be you, not someone else. Limitation of you. Para walang inggit, di ba? Tama naman. Sabi ni Grace, wala naman dapat kay ikainggit e mangmaha ka na lang at magpasalamat kasi naabot at nakuha nila yon. Di mo lang alam kung anong meron ka na wala sila tapos sila meron na wala ka kaya magpasalamat ka sa lahat ng bagay. Totoo naman. There's always an opposite thing what you have and what they don't have actually. May mga bagay talaga. May sobra man ng mga konti. Minsan yung sobra, hindi nila gusto. Minsan yung wala ka, hindi mo gusto, pero yun yung gusto nila. Diba? Minsan may mga ganun bagay talaga. There's an opposite thing talaga na minsan kailangan mo i-workout. Diba? Si Kiko James Pons, inggit sila, lalo hanggang manigas sila sa inggit. Sabi ni Gerald Valdez, may mga kanya-kanya tayong blessing, hindi lang nakikita ng iba sa kanila kung saan sila bless. Kadalasan na focus kasi sa pera at ibang material na bagay. Be grateful kung ano meron. Totoo naman actually. It's not about really money and, you know, power and anything. Pero the thing is, what you have right now. No? Sabi ko nga, always think about your life kung dapat maging contento ka. If you, alam mo yun, walang masamang mangarap or mag-level up. No? Pero what you have right now, be thankful. Kasi anytime pwede mawala yan. It's either you're gonna go down or you're gonna go up. Diba? So it's be, alam mo yun, maging contented ka sa mga bagay na meron ka na yun. Diba?
Jap, manalang. May mga tao kasi na yun na yung ang nakasanayan nila na hindi tayo pare-parehas ng buhay at ugali. Yun din actually. Depende talaga sa kanila kung paano nila tatanggapin kung ano meron sa buhay nila actually, di ba? Yan, si Tadio. May mga tao hindi masaya na nakita kung ano meron ka, pero may mga tao din di namang masaya na kung nasaan ka lang, kung may inggit man, patawarin nila yung Diyos na nga nagpapatawad, di ba? Totoo naman. Yan, si Oi. Papi, dapat maging proud na lang sa naabot kaysa mainggit. Dapat ganun. Menard, nene. Kapag may inggit sa'yo, hayaan mo lang mamatay sila sa inggit. Huwag mo silang pansinin, huwag mo hayaan masira ang sarili mo dahil sa inggit nila. Totoo din. If you gotta dwell to the people's thoughts and everything, yung succeed mo ay titigil. Job. Mentally kasi sa ibang tao, mas lalo na pa nila aasarin, kaya kala nila titigilan sila na mas lalo pa kayo kakaingitan niya. Totoo. Diba? May mga tao talagang lakas mang asar. Pag alam nilang tawag dito, ah, naiingit sa'yo, ipuprovok talaga nila. As in, may mga ganang tao talaga na, for me, much as possible, wag nang gawin yung ganon. Pero may mga ibang tao talaga, ganon talaga. Alam mo yon, akala mo, ikaw yung higher up kasi naiingit ka, sisiraan mo siya. Hindi mo alam niya na naiingit sa'yo. So, buwelo ka ng buwelo lang, di ba? Papagod lang yung naiingit. Pero for me, much as possible, pambayaan mo, di ba? Irish, ingit sila lalo, charo lang. For me, hayaan mo lang kasi they don't know kung gaano natin pinagpaguran yung mga kaingitan nila. Ito gusto ko rin pag-usapan. May mga taong hindi ko mag-gets. Sobrang naiingit sila sa ibang tao. Pero they don't realize pinagpaguran mo ba yung ginagawa mo? Ay, pinagpaguran ba, para mo sabihin? Pinagpaguran ba nila yung pinag-iingitan nila? Diba? Kasi, tama ba? Basta, the point is, alam mo yun, dapat di ka maingit eh. Kasi lahat yung mga tao niya, kaya na-achieve nila, kasi pinagpaguran. Kasi may mga ibang tao, alam mo yun, wala sa gawa, tapos maingit ka. Medyo doon ako nagdadwell na parang, hindi ka naman nagtatrabaho na maayos, hindi ka naman nagsisipag na maayos, hindi ka naman nagbubuhos ng dugo. No? Nagpapawas ng dugo, sabihin natin. Tapos ang dami mong say, etc., ang dami mong ganito, dami mong pinagyayabang, dami mong inggit, ganyan-ganyan. Pero di mo naman pinagpapaguran, di ba? Kasi to achieve success, you know, kailangan mong pagpaguran. Wala akong nakitang may achievement na, alam mo yon, na instant nakuha. Wala akong nakitang ganun. Kahit yung mga taong spoon-fed, sabi natin, nanganak sila na may silver spoon na talaga, yung mga tao na yun, pinagpapaguran din nila yan kahit papaano actually. Diba? Yung mga mayayaman ng mga anak, akala mo, hindi. Ano yan? May pera na yan. Ganyan. Swerte nila, ganyan-ganyan. Sana all, ganyan. Pero honestly, kaya pa rin sila mayaman kahit wala nang mga magulang nila kasi pinagpapaguran pa rin nila. Diba? Wala po ako nakita na instant, no? Naging mayaman, naging successful, wala ako nakita ng ganyan. Lahat yan pinagpapaguran. Kaya sa mga tao na iinggit, please mind, lahat po yan pinagpapaguran. No? May pinaghihirapan. Yung mga tao iniinggitan ninyo, may pinagdaanan yan, pinag-isipan mabuti yan, naging patient sila para makarating sa ninyo. Okay? Mary Noor, sabi niya, inggit yan, ang sakit ng walang gamot. Huwag maingit kung anong meron sa iba, bagkos na sumikap ka na lang para maabot mo kung ano man ang kinakaingitan. Yan, yan yung sinasabi ko. Kung naingit ka, be inspired. Do something. Ang hirap pag wala kang ginagawa. Promise. Mas maboboard na maboboard ka, wala kang gagawin, hindi ka magharap ng trabaho, kung hindi ka mag-grind, hindi ka gagawa ng paraan. The more mas ano ka, the more mas malululong ka sa pagiging inggit mo sa ibang tao. Diba? Hindi ko mabasa yung ano niya, Japanese. Once na naiingit sila na appreciate, bad way appreciated nila ang ginagawa mo. Matuto tayo matuwa kung anong meron ang kapwa natin.
napakasimple lang actually. Yung words na gano'n, matuwa sa iba. Kung may mga tao na iinggit man sa'yo, even physically sa mga tao na achieve mo sa life, hayaan mo sila maging magandang influence ka sa mga taong yun. Huwag mong hayaan lumaki ang ulo mo sa mga tao na iinggit sa'yo. Gawin mo na lang yung mga bagay na nagpapangat sa'yo at hayaan mo silang gawin kanilang inspiration. Sabi ni Kylo. Oh, honestly, ah. Sa tropa namin, ako huli nagkaroon ng big bite. Pero never ako naiingit sa kanila. Ako sobrang ako pa ay natutuwa actually. Honestly ah, pag bumili sila ng bagong motor or sabihin natin may bagong kulay sila sa motor. Ako pa yung parang, "Uy, pre, ganda ng motor mo. Uy, pre, baka ganito ganyan. Uy, pre, congrats, ride safe lagi." Sila naman, someday magkakaroon kami ng big bike, magkakasama tayo sa sky. Then eventually being positive with them. You know, nahawa din ako paano sila. Paano nila na-achieve yung ganung bagay? No? Kasi honestly, hindi naman talaga wala akong balak eh. Pero yun nga, nagkataon, blessings. So, syempre, siguro, sa tulong din nila. No? No, yung positivity na binibigay nila sa akin, someday, ganyan-ganyan, makakaroon ka rin yan. Patiwala ka lang. After 2 years, nagkaroon din. Diba? Kasi, the more you know, be appreciate to other people what they have. No, eventually, makukuha mo din yan. Hindi lang na yun. Diba? And syempre, yan mga tao, pinagsipagan nila. Ako, nakita ko sa kanila talaga, pinagsipagan nila yan. Eh. Diba? Kahit papano ako, after a few years, nagkaroon ako kahit papano. Eh, paano sila? For almost 5 to 10 years, nangangarap na sila. Ako, kailan lang naman ako nangarap. Diba? So, be grateful what you have right now and be contented. Diba? Ganun lang naman dapat lagi. Janelle, ipagpasa Diyos na lang, sabi nga nila, sabi ng Biblia, ang nagmamataas at ibinababa at ang nagpapakumbaba ay siyang itinataas. Totoo yan. Maverick Landion, sa trabaho hindi maiiwasan ng inggit at siraan, sipsipan na walang katapusan. Ito hindi rin mag-gets eh. Yung sipsipan sa trabaho at siraan. Eh the whole point kaya nagtatrabaho kayo kasi nagpapayaman lang po kayo ng company. So you don't have the benefit, di ba? Alas na lang if you have a company itself. Pero if you doing that in your job, wala. You know, magsasayo lang kayo ng oras, di ba? Kaya kayo nagtatrabaho dyan is because you try to make, reach the, yung pinapayaman mo yung may-ari. Wala ang pakialam yung may-ari sa inyo, kahit anong paggawin ninyo, di ba? Patrick Jerome. There's always positive and negative in every situation. Kung ikaw na sa positive lagi, angat ka na sa buhay. Yung inggit na sa negative side at triggered kasi hindi nila na-achieve yung achievement. They always validate your achievement. Until now, experience in that. Pero iniintindihan ko na lang at pinapasa Diyos na lang. Anong the best way, pare ko, pare Patrick? I-cut off mo sila. Umiwas ka. Kasi ako before, may ganyan na situation talaga. You know, I'm trying to understand and everything, you know, lahat ng, alam mo, pasyensya ko na pinakamababa na, pero the best way that I did, you know, is lumayo na. Tanggalin mo na yung pake sa kanila. Promise, makakainga ka naman. It's better that way, actually. Rather than, you know, yung pinagpipilitan mo. Diba? Pag alam kong naiinggit na sila, lalo ko pa silang iniinggit para magkaroon sila ng goal na malampasan ako. Kung mag-grow man siya dahil sa inggit, at least may natutunan sila. Sa susunod, alam na nila. Tama. Pero it doesn't work like that. It's not the reality thing that happens, actually. Ito yung hindi mo alam. Ito yung hindi alam ng isang tao na masarap mabuhay ng walang inggit sa katawan. Totoo yan, actually. Mas makakano ka. Mas makakahinga ka. How to handle, hawakan mo na lang sa leeg, idol, tapos balibagin mo. Joke lang, shoutout po, idol, number one niyo po ko. Thank you. Si Charlie Adrian Seriano. Ay, nanonood sa atin yun, si Sir Seriano. I-flex na i-flex ang kaingitan nila sa'yo. Sila naman masistress dahil sa kaingitan niya yun. Sabi ni Joseph. But it's better to, you know, have low-key actually, how much as possible. Yun yung pinaka-best. Alam mo, wala ka nang isipin kasi baka maging ano mo din, maging habit mo din manginggit ng tao. Which is pangit din actually. Diba? Ang goal natin is to inspire people. Angelo Chu, dapat hindi mainggit kasi everybody is unique in the other on. Totoo naman eh, actually. Lahat naman tayo may iba-ibang skills eh.
ay hindi ko magets, biniyaya ka na nga, naiingit ka pa sa iba. Diba? Kaya sabi ko nga sa inyo, be content with what you have right now. Si Miss May Lopez sa Lungson. Ingit is not good, it's evil. Ipag-pray na lang natin na maging successful din sila. Be inspiration at maging down to earth ka pa din dahil hindi natin ka i-please ang lahat. Which is true. Si Renzo, daw pansim din, ingit niya. Kaya naman tayo sa konyo eh. Okay. Bago tayo mag-announce ng ating giveaway for today sa Pertua, of course, Blade Products muna tayo. Sa mga hindi po nakakala, meron po tayo OPM Mechanica. Ito po ang OPM Mechanica po ay, ano po, pwede nyo po dalhin sa biyahe ninyo just in case. Pwede po siya for adapter, for inflatable items, kunwari napuntasan kayo, or pwede pong charging. And of course, lahat-lahat po, no, yan po. So, air compressor po din po siya, ilaw din po siya. So, mas lalo na kapag yun ang bumabay kayo, malayo sa bundok, pwede nyo po gamitin po to. Medyo may kabigatan po siya, pero at the same time, this is a solid product from Blade Auto Center. Yan po. No? Pampahangin din po siya actually. So automatic na po siya. Hindi po siya pinapampa. Sina-charge lang po to. Parang ano to? Ang tawag dito? Mini generator, kumbaga. So yan. So may kasama na siya inflator, may ano na siya. Pwede na siya saksak mismo sa kotse actually. Tapos, isa battery din po siya. So, yan po si OPM Mechanica. For only 5,499 pesos po, it's a good thing to invest in your car. Mas lalo kapag bumabiyahe ka na malayo. Yan po. So, available po yan sa wala. Available po yan sa lahat ng Blade Auto Center shop nationwide po, sa mga malls, sa mga outside stores po. And syempre, pwede nyo po order po sa Shopee Lazada. Search nyo lang po blade.ph or Blade Auto Center po sa Facebook o sa Lazada po. For only 5,499 pesos po, yan po yung product natin. So, thank you so much. Ang napakagandang product, Blade Auto Center. Yan, mag-announce na tayo kung sino ang ating mananalo sa ruleta. Yan. So, okay, kapag lumabas ang pangalan nyo po, kailangan mag-comment ng present po. Pag hindi kayo present, hindi po kayo qualified. Okay? Yan, tingnan natin sino nanalong. Si Emmanuel Beran. No? Emmanuel, are you present? No? Bibilangan ka namin ng 20 seconds. Okay? Starts now. Ayan. Si Emmanuel Beran. Congratulations sa inyo po. Yan po. Screenshot nyo lang po to. At syempre, message na si Blade Auto Center po. Or may message po kayo. Dapat may screenshot kayo po nito. Para maklaim po ang Pertua mask. At syempre, Pertua t-shirt po. So, thank you so much sa mga nanonood po. And syempre, stay tuned po sa ating Blade Radio. Every Monday to Sunday po. Syempre, ako po sa Monday. Senpai Kazu for isang pangarap. Love every Tuesday for Blade Moto, Mr. Right every Wednesday for Blade Story. Ano to? Hearted Molina. For Thursday with the show, our day drive. Bladabu naman every Friday with Jack Logan and What's Up Blader. On Saturday with Rich Paderes. And syempre, Blade Story loaded naman with Mr. Right kapag Sunday po. Yan. So, kita-kits po sa ating mga live show. And syempre, maraming salamat mga pala po siya ulit si Senpai Kazu. At nandito po ito sa largest car accessories chain store, Blade Auto Center. Dito lang po sa isang pangarap ang mapalaw ulit sa Senpai Kazu sa susunod na live. Blade Radio Live would like to thank the following sponsors: Dub Project, Hero Motorcycle Accessories, Micromagic Premium Car Care, Sparco Racing Accessories, Pioneer, Transcend, Bosch, Pertua, Type S. If you like the programs at Blade Radio, please support our sponsors.
And now, let's get back to our regular program. Center offers you a wide range of car accessories, auto parts, tools, and car-related gift ideas. Find everything you need here at Blade Auto Center. You're tuned in to Blade Radio. Here at Blade Auto Center, we always put our customers first. We know our parts and products, and we've got the best merchandise at the right price. This is Blade Radio. Blade Radio. Hey there guys, Saber here. Welcome back to Blade Radio. Here we're always pushing the pedal when it comes to bring you the best mix of driving music and high quality, value for money car products and services. You got Edge right here too, and you are absolutely right, Saber. It's all here under one roof. And what's more, our friendly and attentive staff is always on hand to give you expert advice on the latest car products available. Of course, Blade offers top industry brands like Sparco, 3M, Dub, Meguiar's, Pioneer, Mothers, Garmin, and many more, all of course at a very reasonable price. We hope you enjoy your visit here at Blade Auto Center. Meanwhile, let's get right back to the music. Keep it here and always remember, if it's Blade, it's better.